Ang oras natin ay alas 3:55 ng umaga. Ito ay madaling araw dito sa flyover ng C5 Pasig City, kung saan may nangyaring vehicular accident dito. Ito po si Nip Castillo ng saktonews.com, at lalapit tayo sa pinangyarihan mismo ng accident na ito. Alright, so nandito na ang ating rescue ng Ugong, nandito na rin ang fire rescue at ng City DRRMO ng Pasig City, at ganito ang kinahinatnan nitong vehicular accident dito sa Right, inuulit natin, may nangyaring vehicular accident dito at ito ang sinapit ng kanilang sasakyan, at ayon sa impormasyon na nakuha natin, dalawa ang nasawi sa vehicular accident na ito. Galing ito ng Pembo at pauwi na daw ito ng Marikina City. At ayon sa impormasyon na nakuha natin, may nakabanggaan daw sila na mga na isang truck, no, at dalangin ng mga kamag-anak na sana ay makakita ang plate number ng kanilang nakabanggaan. So galing daw ito ng Pembo, pauwi na ng kanilang bahay northbound sa Marikina City, at ito ang kanilang sinapit, no. So batay sa nakuha nating initial information, ang dalawa ay mag-asawa at ang dalawa pa ay magnobya, at ang dalawang babae na kalulungkot ay nasa loob ng sasakyan, at ito ay patay na. At ang isang driver ay nandito sa ambulansya na ito, at patuloy na tinatanong ng mga investigador kung ano ang nangyari. At sa isa namang ambulansya dito na nandun ang isa namang pasahero na lalaki. So inuulit natin, ito ay isang vehicular accident dito sa C5 flyover, sa tapat ito ng CCF dito sa may IPI flyover, no. Ito ay going to Marikina City. So nandito na ang ating mga rescue ng DRRMO, at i-retrieve, i-extricate nila ang mga labi na nasa loob mismo nitong So medyo mahirap lang kuhanin, no, ang hitsura ng mga namatay dito sa loob. So lalapit tayo at papakita natin sa inyo itong plate number. So inuulit natin, ito ay isang Mitsubishi Mirage G4, at ang plate number ay Delta Alpha Oscar 8200. So ito yung mga kamag-anak, no. Dumating na rin ang mga kamag-anak dito sa, ang kapatid mismo ng nasawi ay dumating na dito sa pinangyarihan ng aksidente dito. Andito na rin ang ating mga MMDA, nandito na rin ang Ugong Rescue, ganun din ang medyo hindi natin ipapakita ang mga labi sa loob, no. Very disturbing ang pictures, ika nga. Alright, so nandito na ang okay. Yeah. So yan ang ating investigasyon. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon. Pero nakikita natin dito na itong vehicular accident nito ay napakatindi ng sinapit nitong sasakyan na ito. Talagang wasak na wasak ito. So inaantay pa. Nandito na pala, no, ang mga taga City DRRMO ng Pasig City upang kuhanin na ang mga labi sa loob ng sasakyan, no. At yung dalawang babae, kung makikita natin ay yan, dadaan daw muna ang ambulansya. Kung makikita natin, nilapitan natin ang kotse mismo, nakita natin na itong bahagi na ito, yan, dadaan lang yung isang ambulansya.
Aray. Okay, ayan. So, inuulit natin, no, sa ating mga live viewers ng saktonews.com. Ayan. Ayun, may binabanggit sila dito na ang pangalan ay Ayesa, no? So, ilan sa mga... Alright, inuulit natin sa bagong manonood, live viewers ng saktonews.com. Live tayo dito na... live ninyo na napapanood ang nangyayari, nga isang vehicular accident dito sa IPI flyover C5. Northbound ito, galing daw sila ng Pembo at patungo sila ng Marikina City. At nakalulungkot na dalawa ang nasawi sa vehicular accident na ito, mga taga Marikina City. Right? Okay. Nandito na. May mga kagamitan na rito ang ating mga taga City DRRMO at kukunin na nila ang dalawang mga labi, no, sa loob ng sasakyan na ito. Nakalulungkot, dalawang babae ang namatay sa loob ng sasakyan at buhay yung dalawang lalaki. So ayon sa impormasyon na nakuha natin, mag-asawa tsaka magnobya. So apat ang sakay na ito. Nito, ang dalawa ay mag-asawa at ang dalawa naman ay magnobya. Ngunit nakalulungkot na ang dalawang babae ay nasawi. At mabuti na lamang at buhay pa ang dalawa at sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ang mga pangyayari. So dalawang mukhang may dumating na kotse tayong nakita at mga kamag-anak ito, no? Mga kamag-anak ito. Ayan. So meron silang gagawing paraan dito para ma-retrieve yung dalawang bangkay, no, sa loob ng sasakyan na ito. Alright, so inuulit natin sa ating mga bagong live viewers ng saktonews.com. Isang vehicular accident ang nangyari dito sa barangay, part pa ito, no, ng barangay Ugong. Sa tapat ito ng CCF dito sa may flyover ng C5. At nakikita na natin dito, medyo matraffic na sa ibaba ng flyover dahil nagsisilabasa na ang mga sasakyan. At ayon sa mga otoridad, dumaan muna kayo sa ilalim nitong flyover dahil hindi kayo padadaanin dito sa northbound ng flyover dito sa IPI. Alright, so dalangin ang mga kamag-anak na sana daw ay makita sa CCTV ang plate number ng truck na kabanggaan nitong kotse na ito. At ganito ang sinapit. Matindi ang sinapit nito. Marami tayong nakuha na mga impormasyon at ang ilan na nga dito ay posible daw, no, na nakainom ang mga nasa loob ng sasakyan, no, posible daw di umano dahil ayon sa ilang mga saksi dito, nakita nila na dumating ang ilan sa mga kamag-anak at ito nga ay amoy alak pa, no, yung susiguro. Sabi ng mga nakakausap natin dito, most probably ay nakagaling ito sa isang party at pauwi na ng madaling araw. Inulit natin, alas 2 ng madaling araw naganap ang pangyayaring ito. At ayon sa nakuha nating impormasyon, dalawa ang nasawi na nasa loob pa ng sasakyan at ang dalawa ay nasa ambulansya at binibigyan ng paunang lunas at patuloy na tinatanong ng mga investigador kung ano ang eksakto totoong nangyari sa aksidenteng ito.
position sa sasakyan para mahugot po yung mga ipin na babae sa harap ng mga sasakyan, kasi ito yung katabi ng driver na ipin natin yan. Yung isa naman po ay nasa ipot or nasa kurang bahay. Tanong mo ba kung saan sila sa Marikina? Hindi na. Bakit saan sila bumunga? Saan sila bumunga? Ay, dito daw at... sa gilid nito, dito? Hindi, dito daw eh. Malamang daw dito yung ano eh, truck. Yung truck. At gumanon ganun sila. Paikot-ikot. O, paikot-ikot. O. Kaya nga dalangin ng mga kamag-anak na sana ay ma-identify daw sa CCTV yung plate number ng kabanggaan nilang truck. Ayun, may CCTV rito. Most probably, yes. Oo. Ang dami mong viewers kanina. Parang ka ngayon ata, marami pang viewers. Sabi ko na sayang. Sayang, sabi ko, 800 yung viewers ko. Pati ako nakatutok ako sa'yo kanina. Kaya ako pupunta ko rito eh. Alright, sa mga bago nating viewers dito sa saktonews.com, live ninyo na napapanood ang ginagawang pag-retrieve ng dalawang babae na namatay sa loob ng sasakyan. At hirap na hirap din sila dahil yuping-yupi itong sasakyan na ito, no? Sa isang vehicular accident na nangyari dito sa IPI flyover. Northbound ito, galing daw sila ng Pembo at patungong Marikina City. Ito ay sa tapat mismo ng CCF dito sa may IPI, C5 flyover, northbound ito. Nandito na ang mga Ugong Rescue, MMDA Rescue at gano'n din ang City, DRRMO ng Pasig City upang kuhanin na ang dalawang babae na nasa loob ng sasakyan na kung saan ito ay patay na. Alright? Ayan. So, may mga kagamitan dito ang City DRRMO. Ayan. Upang kuhanin na, i-retrieve na ang mga labi, no, ng dalawang babae na nasa loob ng sasakyan na ito. So, kinulit natin, live ninyo na napapanood ang pag-retrieve ng mga labi ng dalawang babae sa loob ng sasakyan na ito. Tinitingnan nila kung paano nila kukunin ang mga labi sa loob ng sasakyan na ito. So, ayon sa ating impormasyon na nakuha, galing sila ng Pembo sa Makati City going to Marikina City. At sinabi ng mga taga Ugong Rescue dito kanina, no, na ayon sa driver sa paunang investigasyon ay may nakabanggaan daw sila na truck. Posibleng kasabayan nila ito, ngunit nakagitgitan ayon sa driver at iniwanan daw sila, no, nang umalis na daw itong truck na ito. At dalangin nga ng mga kamag-anak na nakausap natin kanina na sana ay makuhanan ng makuhanan ng plate number ang truck na nakabanggaan nila at iniwanan. Okay, so inuulit natin, apat ang laman ng sasakyan na ito, dalawang lalaki at dalawang babae. Ang isang couple mag-asawa daw at ang isang couple naman ay magnobya. Nandito sa ambulansyo na ito ang driver, no, ng sasakyan na ito na nabangga at inuhanan na kina ng statement at nagpapahinga na ngayon dahil binigyan ng paunang lunas. Ah, nailipat na ang yung umalis kanina pala, no? Yung umalis kanina. Okay? Alright. So, nagsasagawa na sila rito. May sinasagawa na paraan ang ating
mga miyembro ng Pasig City Risk Reduction and Management Office o City DRRMO upang ma-retrieve na, kunin na yung dalawang bangkay, no, ng dalawang babae dito sa loob ng sasakyan na ito. Dumating na rin ang kanilang mga kamag-anak at positibong in-identify nila. At ang totoo, kanina nakausap natin ang kapatid na lalaki nitong babae na namatay sa loob ng sasakyan na ito. Alright, so yan ang ating live report ngayon, breaking news sa isang vehicular accident dito sa flyover ng IPI. So yan, sinisimula na nila na kung makikita ninyo, talagang wasak na wasak ito, no? Ayan. Ayan, so pinagpaplanuhan nila, tinitingnan nila kung ano yung gagawin dito sa sasakyan upang ma-retrieve nila. Pero ngayon ay may ginagawa pa na paraan itong mga taga City DRRMO kung papaano nila i-retrieve ang mga labi na nasa loob ng sasakyan. Right? So, inulit natin, no, sa ating mga live viewers dito sa saktonews.com. Alas 2 ng madaling araw kanina, ayon sa patio ng impormasyon na nakuha natin, nagkaroon ng aksidente dito sa flyover ng IPI sa C5. Northbound dito, galing sila ng Pembo patungong Marikina City. Nandito na rin ang mga kamag-anak ng mga nasawi at ayon sa impormasyon na nakuha natin, isang mag-asawa at isang magnobya ang pasahero nitong sasakyan na ito. Ang isang lalaki at dalawang lalaki ang buhay at dalawang babae naman ang nasawi. Okay. So ayon sa impormasyon na nakuha natin ay galing sila ng Pembo at pauwi na sila ng Marikina City. At ito ang sinapit nila dahil may kabanggaan daw silang isang truck. At iniwanan sila, ngunit dalangin ng pamilya na makuha ang plate number ng sasakyan na iyon, ng truck na iyon, upang managot sa nangyaring aksidente na ito dito sa IPI flyover northbound. Alright, so galing daw itong Pembo, no, pauwi na ng Makat ng Marikina City. Alright, so hindi na natin panunuorin dahil medyo kahindik-hindik ang larawan sa loob, ang kalagayan sa loob ng sasakyan ng dalawang babae, ang kanilang sinapit, no. Nakakalungkot talaga panuorin sa loob ng sasakyan. At ang dugo ay umaagos na pababa, no, dahil duguan ito. So dalawang babae, ang isang babae nakita natin kanina ay nakaupo sa front seat, no, ang isang babae naman ay nasa back seat. So ang isang lalaki ay buhay doon sa back seat, ang isang lalaki naman na driver ay buhay din. So magkatabi sa front seat itong mag-asawa at nakalulungkot na ang dalawang babae ang nasawi, at mabuti na lamang ang dalawang lalaki ay buhay pa at nakuhanan sila ng impormasyon ng mga investigador natin. At ayon sa investigasyon ay galing ito ng Pembo, Makati City, pauwi ng Marikina City. Alright, so maya-maya ay isasagawa na yung pag-retrieve ng mga bangkay, dalawang bangkay ng babae na nasa loob ng sasakyan na ito. Yan ang ating breaking news live report para sa saktonews.com. Ito po si Nep Castillo nag-uulat.